Maraming challenges sa panahong ito. Yung iba, real challenges. Pero marami, imagined horrors. Many of us overthink, overworry, and overburden our hearts, our minds, with fears, with imaginings. Kaya napakahalaga na ating maturuan ang ating isip, ang puso, ang emosyon, na makontrol, na magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng maraming mga dahilan para maligalig. Dahil ang natitira na lang nating lakas ay ang nanggagaling sa Panginoon, yung kapayapaan, yung katahimikan at katiningan ng loob na dapat nating laging ipaglaban, laging subukan na palakasin at lagi naman dapat na panindigan. Marami mga tukso para maguluhan ang isip. Maraming tukso para matakot, para magkaroon ng sarisaring concerns. Pero pagpapahirap lang yan sa sarili. Ang napakahalaga is to continue to discipline the mind, the heart, to be at peace no matter what. Real events could really challenge, terrify, and overwhelm. Kasi talaga namang marami mga events ngayon na nakaka-challenge, but your mind could be your more cruel tormentor. Pagka nag-overthinking, nag-overimagine, at ine-exaggerate ang mga concerns, ang mga alalahanin. Ang mamagat ng ating pag-aaral ngayon, sa ating patuloy na pagsilong sa kapayapaan ng Panginoong Jesus, your mind, your tormentor. Kasabihan na, plant a thought, harvest an act. Plant acts, harvest a habit. Pag lagi mong iniisip, magiging action yan. Pag lagi mong ginagawa, magiging habit. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So ang dapat bantayan ay ang puso, sometimes interchanged with the mind. Ang puso o ang isip, pinagpapalit-palit kumisan yan sa terminology at sa reference. So, guard your mind para ang isip natin ay maging tahanan ng kapayapaan, hindi ng gulo. Tahanan ng pagtitiwala sa Diyos, hindi ng pagdududa at hindi ng takot. Pero kailangan talaga yan, discipline. Plant habits, harvest a character. Pagpatuloy at inulit-ulit natin ating mga kaugalian, ating mga gawi, magiging gano'n na ang ating pagkatao. And plant a character, harvest a lifestyle. Ano ang lifestyle natin ngayon, mga kapatid? Is it a lifestyle of peace or trouble? A lifestyle of fear or trust in the Lord and peace? Is it a lifestyle of vexation or of relaxation and even enjoyment? Yes, maraming challenges para maguluhan tayo, pero bakit naman tayo magpapa-overgulo? Bakit tayo magpapadala? Sapagkat ang isip natin, oras na yan ay nagpaakay na sa mga gulo, sa mga tinig na bubulong-bulong, sisigaw-sigaw para tayo magkalito-lito, lalo lang mahihirapan tayo sa ating buhay. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yan ang espiritu na dapat nating panghawakan, espiritu na dapat nating palabasin sa ating buhay, espiritu na dapat manaig, espiritu ng lakas ng loob, hindi ng kahinaan ng loob. So huwag lagi mag-iisip ng nakakapagpahina ng loob. Huwag makinig sa mga nagpapahina ng loob. Huwag manood, huwag lagi na magbasa ng mga nagpapahina ng loob. Kasi pagka pinapasok mo sa brain mo, through your eyes, binasa mo, pinanood mo, through your tenga, nadinig mo, etc., etc., pwede kang panghinaan ng loob. At pag humina na ang loob ng isang tao, sumusunod na humihina ang kanyang immune system, humihina rin ang kanyang kalusugan. So ngayon, yung mga ini-imagine mo, pwedeng-pwedeng magkatotoo. Ang espiritu daw ng Diyos ay espiritu ng kapangyarihan, hindi ng kahinaan, ng pag-ibig. So kahit maraming challenges, maraming needs, let's continue to love, let's continue to be very loving. Kasi in loving others, we also get strengthened. Hindi ko mo kinakapos ka na ng pera, magdadamot ka na. Kung meron ka pa rin pwedeng i-share kahit paano, share. Kasi doon dumadami ang blessing.
hindi ko mapagod ka na, ayaw mo nang tumulong sa pagdala ng mga dalahin ng iyong kapwa. Kasi sa pagtulong mo sa kapwa, doon ka rin napapalakas. We keep what we give away. And in these challenging times, yan ang dapat nating ipaglaban. Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil na nervyosin, pagpipigil na magpadala sa mga nagpapahina ng ating loob, pagpipigil na makalimot na ang Panginoong Diyos ay buhay, mahal tayo, at nandiyan ang kanyang kapangyarihang nakalaan, handa para gamitin natin. The quality of your thoughts shapes the quality of your life. So imagine natin, mga kapatid, ano ang quality ng life natin at this very moment? Malamang, yan ay bunga lang ng ating pag-iisip. Kung tayo lagi nang nagpapanerbiyos, nerbiyos tayo ngayon. Kung tayo lagi nang nagpapadala sa mga pagpapahina ng loob, mahina ang loob natin ngayon. Pero kung ibinababad natin ang sarili natin sa pag-ibig ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, at sa pagmamahal sa kapwa, sa paggawa ng mabuti, ang magiging lifestyle and quality of our life is that of power, that of strength. Proverbs 23:7, "For as he thinks in his heart, so is he." Kung paano ka mag-isip, magiging ganun ka. Proverbs 4:23, "Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts." Kaya kung minsan, hindi na mabuting lagi nagpapanood ng balita. Lagi nakikinig ng mga balita, lalo kung nakakapagpalungkot lang, nakakabigay ng nervyos, nakakapagpahina ng loob. Why? Fill your heart and your brain with many negative things. Dapat as needed lang. Alamin mo lang yung may kinalaman sa iyong survival, sa iyong everyday life, pero yung beyond that, hindi mo na kayang malaman. Kasi hindi naman ikaw ang sosolve ng problema ng buong mundo. Merong World Health Organization, merong United Nations, merong mga bansa, may mga republika. So ang solvein mo lang yung immediate surrounding mo. Behave yourself so that you don't become a part of the problem. And if you could be part of the solution, if you could be a help, then mabuti. Pero huwag nang lampasan pa doon. Huwag nang dagdagan ang inaalala. Kasi habang nag-aalala, nasisira ang loob, pati kalusugan, nahuhulog. You could be your worst tormentor. More specifically, your mind could be your worst tormentor. Huwag niyang isipin yung sobrang layo pa. Sabi ni Jesus, "Don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day." At sa ganito mga panahon, it is always best to focus only on what is immediately before you, kasi yun lang kung minsan ang kayang abutin ng resources natin. Dahil hindi mo dapat na gastahin yung resources for today's needs, gagastahin mo na in advance for tomorrow's needs. Tomorrow will worry about itself. Tomorrow will have its own provisions. Proverbs 14:10, "Each heart knows its own bitterness, and no one else can share its joy." So yung puso mo, yan lang talaga ang makakaalam ng iyong mga dinaramdam, iniisip, pinaproblema. So yung puso mo, dapat mo yung laging ibabad sa lahat ng beautiful and positive things as much as possible. Because as you think, you become. The conditioning, the brainwashing, the indoctrination of your mind lead you to mental freedom or bondage. Kaya may mga taong malaya ang isip, mayroong mga taong hindi malaya kasi dinadala sila doon ang kanilang personal history, conditioning, brainwashing na naranasan, and even religious indoctrination. Psalm 13:2, "How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart?" So ang kanyang kalaban, yung kanyang sariling iniisip. Psalm 139:23, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts." So hindi lang niya ipinapasearch, hindi lang niya ipinapasearch. Ang totoo, sinusuko sa Diyos yung anxieties, yung anxious thoughts. The conditioning of your mind lead you to guilt or non-guilt. Psalm 55:2, "My thoughts trouble me and I am distraught." Philippians 4:7,
At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung binasa natin sa Psalm 55, gulong-gulo ang kanyang isip. Ang sinasabi naman ng Philippians 4:7, yung halos imposibleng maunawa ang kapayapaan ang maghahari sa ating buhay dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus. So, anong iniisip natin? Nakakapagbigay payapa ba? O nakakapagbigay gulo? Because religious orientation can oppress or comfort. May mga tao na dahil sa kanilang pagiging sobrang relihiyoso, oppressed ang isip nila, oppressed na oppressed ang kanilang puso, takot na takot sila, guilty sila. Meron naman na dahil sa religious orientation, lalo yung nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos through Jesus, ang naghahari sa kanilang buhay ay yung comfort, yung rest, yung peace. The same religion actually can lead to different orientations of the heart depending on what religious doctrine you subscribe to. The conditioning of your mind leads you to love or hate. And religious doctrine can make you loving or hateful, accepting or rejecting, kind or cruel. Mayroong mga tao, they profess to believe in the same God. They read the same scriptures. Pero yung isa loving, yung isa hateful. Yung isa accepting, yung isa rejecting. One is kind, one is cruel. Depending on the kind of religious orientation you allow to rule in your heart, in your mind, in your whole life. Philippians 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, as we have already enjoyed this verse. So pag nakikipag-isa kay Jesus, ang nagiging bunga, kapayapaan na hindi kayang maunawaan na ordinary logic. Pero nakikipag-isa nga ba tayo kay Jesus sa ating religious life? O nakikipag-isa tayo sa Pharisees? Ibang-iba ang magiging bunga niyan sa ating lifestyle. The conditioning of your mind lead you to rest or fatigue. Kaya may mga taong rested, may mga tao na mangarag at pagod. Job 20 verse 2, my troubled thoughts prompt me to answer because I am greatly disturbed. And Job 7:4, when I lie down, I think, how long before I get up? The night drags on and I toss and turn until dawn. So depende sa laman ng isip, depende sa takbo ng isip, mayroong mga hindi makatulog, biling ng biling sa higaan, torture sa kanila ang haba ng gabi dahil ang haba habang gising sila, habang lahat ay tulog, parang wala silang kasalo, wala silang karamay. Meron naman na ang gabi ay napakatamis, napakasarap kasi pahinga, napakalalim na tulog, mahimbing na tulog, pero pareho lang yon na nasa silong ng isang langit, pero magkaiba ang laman ng isip. Magkaiba ang pag-iisip. Ecclesiastes 2:23, all their days their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. So yung mind ang nagpapahirap. Religious orientation can give rest or grave fatigue. Kaya sa tinagal-tagal na ng mga tao na may religious life, may religious orientation, may religious membership, dapat sinusuri na eh. Ano bang dinadala sa akin ang aking religious doctrines? Rest or fatigue? Love or hate? Binibigyan ba ako ng kapayapaan o takot? Dapat sinusuri na yan. Kasi nagiging bunga yan ang takbo ng ating isip at ng mga ideya, ng mga doktrina na napapalagay sa loob ng ating isip na nagkaka-effect sa ating actions, sa ating behavior, sa ating habits, sa ating character, and eventually sa ating lifestyle. The conditioning of your mind lead you to heaven or hell in the mind. Di ba may mga religyoso yung mind nila parang impyerno? Lagi nalang takot, galit. May mga religyoso naman na ang mind nila parang extension and embassy of heaven kasi nagahari na doon ang kapayapaan ng Diyos. What about heaven in the mind? Dapat yun ang ating goal. Heaven in the mind. Philippians 4:8,
Lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kaibig-ibig. Kahit sa ganitong panahon, kahit sa challenging time na ito, ang isaisip rin yung karapat-dapat at kaibig-ibig. Mas lalo nga ang dapat disiplinahin ng isip sa ganitong mga panahon. Titus 1:15, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Again, yung ating budhi, yung ating isipan, yung ating values, yung ating thought life, ang nagde-determine ng quality of our life. To the pure, sabi, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. Ganyan kahalaga yung ating battle that happens between our two ears. Kung anong thoughts ang hinahayaan natin maghari sa ating isip, kasi yun ang magiging totoo sa ating buhay. Kung warrior ka, pati yung kinakatakutan mo matutupad. Kasi yung worry mo parang prayer yan eh. At matutupad dahil inisip mo. Diba? Pag naniwala ka, mangyayari. Eh kung ang pinaniniwalaan mo negative, pinaniniwalaan mo laging magkaka-trouble, magkaka-problem, magkaka-hirap, yun ang matutupad. Kasi yun ang prayer mo, whether or not you verbalize it and deliver it in the format of prayer. Ang isip, ang iniisip ay prayer. Kaya pag nag-iisip ka ng mga pangit na bagay, pinagpe-pray mo yun at malamang yun ay matupad. Because when you ask, you will receive. That's why it is important to discipline the mind. Everything that crosses your mind is a prayer. Hindi kailangan maging in the format of prayer na may amen sa dulo para maging prayer. So what about hell in the mind? Job 21:6. When I think about this, I am terrified. Trembling seizes my body. Analyze natin, ha? Trembling seizes my body. I am terrified. When I think about this. So, mga ninenervyos dyan, kaya kayo nanginginig, kaya kayo natatakot, kasi iniisip nyo. Kasi yun ang pinag-iisipan, yun ang pinagtutuunan ng isip. Dapat change channels. Baguhin ang iniisip. Ang isipin nyo, yung makakapagpayapa sa katawan, yung makakapagbigay ng katahimikan ng loob. Kasi, as you think, you become. 2 Corinthians 10:5, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So you see, ang dapat bihagin ang isipan, hindi kapwa, hindi ibang tao. Bihagin ang isipan. Napakahalaga. O baka ikaw ang bihag ng iyong isip. Yung isip mo na na-train na lagi magduda, so duda lagi ang nangyayari sa iyong buhay, di walang maitutupad kasi it's only that which you believe that can happen. Faith moves mountains. E kung wala kang faith, kung na-train ka magduda at walang faith, e di walang mangyayari sa iyong buhay. And even religious belief can make one's mind heaven or hell. Hindi ko moralihiyoso ang tao, tahimik ha. Merong mga mula nung naging relihiyoso, nung palagi nagulot na takot. Hindi ko mo relihiyoso maibigin. Merong nung naging relihiyoso, nung naging very rejecting of others, very hateful and full of anger. Kaya tinitingnan, pinipili mo rin ang daan na pinagdadalan sa'yo ng religion. Kasi the same verse, iba-ibang religious sects, and congregations, iba-iba interpretation. Pag napunta ka doon sa mahilig mag-interpret ng nakakatakot, nakakagalit, nung nakakapagpagyera, doon ka magagawi. Ngayon, ang science. Sabi ng science, about everything that we have been discussing from the point of view of scripture, sabi ng science, thoughts shape, alter the shape, keep changing the shape of the brain. And this is physically, meaning chemically, morphologically, structurally. Ang korte ng ating utak, physically, chemically, morphologically, structurally,
ay iniiba, patuloy na pinag-iiba-iba, binubuo ng thought. Imagine that. How powerful thought is, that thought can change matter. Thought can change the shape of the brain. Yan ay proven na ng science. So when you think, sabi ng science, you build thoughts, and these become physical substances in your brain. So ano ang shape ng utak mo ngayon? Depende kung anong thoughts ang pinag-iisip mo. The wiring of the brain is not fixed, sabi ng science. It is adaptable. We can change the wiring of our brains. The brain can change quickly. So, gusto mong baguhin ang iyong buhay? Baguhin mo ang iyong iniisip. Magiging bago ang shape ng iyong brain. And out of that shape ng brain at mga iniisip will come out a lifestyle. So, piliin mo kung anong lifestyle ang gusto mo by choosing your thoughts. Pwede mong piliin ang Pharisee-ness, pwede mong piliin ang Jesus-ness. At yun ang magiging quality of your spiritual life. Pwede mong piliin na maging legalistic, mag-stick sa law, i-implement ang law sa iyong buhay at sa iba, pero ang magiging bunga nun, napaka-rigid, napaka-inflexible, and sometimes even a very unkind lifestyle dahil legalistic. Pwede mo rin piliin yung grace. When you always think of God's grace, when you think in gracious ways, when you deal with people graciously, when you think of what is gracious, your mind changes its shape. And then it shapes your life. May epekto sa buhay mo ang iyong thought. Now, let us have a very brief review of the major brain and mind shapers. At tingnan natin kung ano dito ang pwede nating ayusin, pwedeng improvement para yung ating life. Lifestyle ay mabago as our mind and the shape of our brain changes and as it is changed by our thoughts. Lahat nagsisimula sa thought. So, ano ang mga brain shapers? Experiences. Minsan, ganito tayo kasi anong kabataan natin, ganun tayo pinalaki, ganun tayo tinuruan, ganun tayo minahal, o ganun tayo hindi minahal. Experiences shape our brain. And experiences shape our life. 1 Corinthians 14:20, huwag kayong maging isip bata, maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa. So, pag-isip bata ka, parang bata ang buhay mo. Magiging pangbata ang mga decision mo. Kaya dapat daw, huwag kang maging isip bata, lalo kung hindi ka na bata. Change the way you think. At sabi ng science, experiences change the brain's plasticity. Another mind shaper is personal reflection. Pwede naman na na-shape tayo ng childhood, pero tapos na yun. Wala na tayong magagawa tungkol doon. Alam nga namang lagi na lang maging ganun ang shape natin, ng brain natin, ng buhay natin, dahil ganun ang naging experience. No, pwedeng palitan yan through personal reflection. Pagbubulay-bulay, pag-iisip, pagmumuni-muni, pagninilay-nilay, can change your thought, therefore can change the shape of your brain, therefore can change the way you think, the way you live, the way your lifestyle becomes. Psalm 26 verse 2, test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind. At syempre, nagpapatest ka kay Lord, nagpapa-examine ka, pero ang totoo nun, ikaw din nag-examine at nagtetest ng iyong sariling mind. Tama ba yung ganitong ginagawa ko? Mali ba ito? Alin ang mas magandang gawin? Paano ko mai-improve ang dati kong ginawa na? Paano ko tatanggalin yung mga kapintasan? Paano ko ayusin ang aking buhay? Dapat nagmumuni-muni. Sabi ng science, the same part of the brain that thinks about others is also used to think about ourselves. What you think, you will become. Because how you think of others is actually a reflection of how you think of yourself. Kaya yung mga mabait sa iba, kasi mabait ka sa sarili mo eh. Yung ang lupit-lupit sa iba, kasi baka hindi mo alam, malupit ka sa sarili mo. Yung lagi nagdududa sa iba, kasi baka alam mong ikaw din kaduda-duda. Yung mga ayaw magbigay ng chance sa iba, baka yung sarili mo rin kasi hindi mo binibigyan ng chance. Ang ating pakikitungo sa kapwa,
ay isa lamang na reflection ng tunay na pakikitungo natin sa ating sarili at tunay na pagtingin natin sa ating sarili. Kaya kung nire-reflect natin si Jesus, ang tinitingnan nating model ay si Jesus. Ang ipinapamuhay natin ay Jesusness. Ang dealings natin with others will be Jesusness. Pero kung ang dealing natin with others is Mosesness, Pharisiness, isa lang ang ibig sabihin nun, na ang tunay na model natin ay Pharisees. Ang tunay na tinitingnan natin, kinokopya, ay Pharisees. It will become the shape of our brain. It will become the shape of our thought. It will become our life. Kaya ang magnanakaw, sabi na matatanda, ay galit sa kapwa magnanakaw. At marami yung mga laging nabobola, naloloko, kasi mababait sila eh. Akala nila mabait din ang iba. At yun namang ayaw magtiwala sa iba, sobrang waes, kasi sila rin hindi mapagkakatiwalaan. Ganon din silang mag-isip. So ang mga pag-aaral na ito, napakagandang pag-aaral ng ating mga sarili, mga kapatid. At bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi itatanong natin sa sarili natin, happy ba ako sa life ko? Happy ba ako sa lifestyle ko? Happy ba ako with everything that's happening in my life? Or most anyway? Kasi kung hindi, may dapat akong baguhin. At yun ay magsisimula sa takbo ng aking isip, sa aking pag-iisip, because as I think, I become. My thoughts are prayers. My thoughts become me. Doon tayo magsimula ng pagmumuni-muni. Another mind shaper, of course, is training and habit forming. Philippians 2:5 have the same mindset as Christ Jesus. Practice yan eh. Marami sa atin, meron tayong Pharisaic nature. Nature nating manakit, nature nating mang-judge, nature nating mang-reject. Pero mag-practice tayo maging tulad ni Jesus. Mag-accept, mag-love, mag-forgive. At kapapractice, magiging ganun tayo. Sabi ng science, intuition is a highly sophisticated process. We notice patterns through past experiences, store these experiences and associated information into long-term memory, and then retrieve that information when we see these patterns again in our environment. Yung parang tinatawag nating kutob. Bakit kuminsan nakikita mo yung tao, nakita mo lang siya, may kutob ka na agad na meron siyang hindi gagawing mabuti. At kadalasan, natutupad, nangyayari. Kasi somewhere in our memory, may mga naranasan na tayong ganong itsura ng tao, ganong expression, ganong kilos, tapos may mga ginawang masama. At naka-imbak yun sa ating memory. Pag nakakita tayo ng ganong uling expression, ganong itsura, ganong pattern, kahit sa ibang tao, sa ibang panahon at ibang lugar, lumalabas sa file ng ating brain yung warning na, oy, ang ganyang kilos, ang ganyang arte, ang ganyang mga salita, nagbunga na yan ng pangit at hindi maganda sa iyong buhay noon. So, mag-isip-isip ka at yan natin nating, ba't kaya ako may kutob? Wala naman akong alam na facts, pero may kutob ako. Yun yun. At science explains it. Of course, Romans 8:5-6, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Another mind shaper is social training. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa pagtatrain ng mga bata. Kasi kuminsan, ang bata buong buhay niya nagiging ganun ang ugali dahil tinrain natin na maging ganun. Kuminsan, puro kalupitan ang naramdaman ng bata kaya tuloy nagiging malupit din siya kung lumaon. O kaya sabik na sabik, kulang na kulang sa pagmamahal. Kaya kahit sino na lang ang para magmamahal, sumasama, nauuto, nabubola. Mahalaga ang social training. At sabi ng science, humans are a social species inescapably shaped by our cultural context. And thus, some degree of indoctrination is implicit in the parent-child relationship. Marami sa atin bunga or biktima ng good treatment or maltreatment ng parents o ng equivalent ng mga parents sa buhay natin. Sabi sa Proverbs 12:8, a person is praised according to their prudence and one with a warped mind is despised. What are we talking about here? Reward and punishment.
When you continue to reward a child for any behavior, negative or positive, yun ang magiging behavior niya. Pagka pinanish mo or pinarusahan para sa isang ginagawa niya, iniisip or habit or behavior, magiging ganun siya. So tingnan natin kung saan natin dinadala mga bata sa ating training. Tinetrain ba natin silang maging doormat? Hindi sila pwedeng mag-no, hindi sila pwedeng mag-argue ng kanilang case, hindi sila pwedeng tumanggi. E di tinetrain natin silang maging doormat, maging robot. E kung minsan, laging ginoglorify ng religion niyang sobrang obedient sa mga children. Is that really what we want? Kahit na ang nagpapasunod na sa kanila ay mali, hindi na sila makatanggi because they were never trained to not obey. Sabi ng science, social change is the result of social and mental mechanisms of an individual. At dahil ang lipunan is made up of individuals, therefore it is the quality of the individuals that will determine the quality of society, of a civilization, of a nation, or a church. We don't just copy, sabi ng science, the behavior of people around us. We also copy their minds. As we grow older, we learn what other people think, feel, and want, and adapt to it. Our brains are really good at this. We copy computations inside the brains of others. So talaga daw, majority ng mga tao, mangungopya lang, nangungopya ng magiging idol, nangungopya ng susundan, nangungopya sa leader, nagsasaulo ng sinabi ng mga taong hinahangaan nila o mahal nila o gusto nila. Mabuti ng mabuti kung yung nakukopya ay tama. Mabuti ng mabuti kung yung ina-idolize ay dadalin sila sa freedom, hindi sa bondage. Dadalin sila sa peace, hindi sa trouble. Dadalin sila sa love, hindi sa hatred. It is important. Kaya pati ang mga bata, tinitingnan natin, sino ba mga hinahangaan nila? Kanino ba sila sumusunod? Sino bang ina-idolize nila? Kasi makakashape yun ang kanilang thought, therefore ng kanilang brain, therefore ng kanilang life. At marami sa atin, kahit mature na tayo in our mature years, biktima pa rin o bunga pa rin tayo ng mga sinundan, hinangaan natin nung araw. So piliin ang pakikinggan. Pag nagawi ka sa mga religious teaching na sobrang dogmatic, controlling, tinatanggalan ka ng karakter, ng pagkatao, ng free will, eh ano mangyayari sa buhay mo? Tapos ibe-brainwash mo yung anak mo in the same way, what will you do sa kanila? Of course, among many others, isang mind shaper na dapat nating tunay na pagtuunan ng pansin is religious training. Proverbs 22:6. Teach children the way they should live, and they will remember it all their life. And I say, I add, do not teach children only what to think, but how to think. Huwag turuan ang mga bata lagi magmemorya. Turuan sila na mag-reason, na mga tuwiran. Huwag turuan ang mga bata na lagi nilang yes ng yes. Turuan silang manuri kung dapat ba mag-yes o hindi dapat. Turuan sila kung paano mag-isip. Huwag saksakan ang brain nila nang mememoryahin na lang nila at susundin na lang nila without question, without thinking, without modification. Because we will shape the quality of their mind and their brain pagkatapos ng training na yan. And science says, human beings seem to have mental circuits that recognize certain things as sacred and predispose us to feelings of spirituality. It's just a feature of our brains. So talagang merong religious orientation, spiritual orientation yung brain. Pero ang point is this, kanino nakatuon? Saang doktrina nakatuon? Anong religious lifestyle and belief ang pinagtutuunan? Kasi doon pupunta yung brain, yung tao, yung life. One other thing that is a mind shaper is education. Kaya yung mga educational systems natin, kuminsan hindi naman talaga nag-educate eh. Nagkikreate lang ng robots. In many, many schools, ang ina-awardan lagi yung most behave. Hindi na-awardan yung most argumentative. Samantalang dapat natuturoan ng bata na mag-argue. In a polite way, in a nice way, but to argue, hindi lang yes ng yes.
ine-award natin lagi yung most punctual. But the most punctual are hardly creative. Kasi nakaset lahat yung utak nila, yung iniisip nila, yung mga ganyan. Kaya may mga trabahong bagay sa mga punctual people. But yung mga very, very creative endeavors, usually these are the people who get out of the box. And usually they are not the very punctual people all the time. Although, there are creative people who are still very punctual. So, kahanga-hanga yung kombinasyon sa utak nila nun. Pero anong klaseng individuals ang gusto natin makreate? Sa Sunday school, sa mga daily vacation Bible school, sa ating mga Bible studies, what kind of individuals do we want to be developed from people? Do we want to develop cardboard characters? Do we want to develop yes people? Do we want to develop robots? Or do we want to develop people who think? And if they need to do it, to argue their thoughts, to plead their case, because tayo yung mga taong binigyan ng Diyos ng brain, binigyan tayo ng capacity to analyze, at binigyan tayo ng freedom to pursue what we believe is best. Kaya ang ginaglorify lagi sa school, sa religion, uniformity. Bawal na ibang itsura mo kasi pati damit magkakamuka, pati yung mga haircut ko minsan magkakamuka. Eh, God is a God not of sameness, but of variety. Kaya dapat din natin laging suriin, yung ba talaga ang system ng churches, yung system ng religion, yung ba talaga ang system ng Diyos? O inimbento lang yun ng mga religious leaders para padaliin ang kanilang pagli-lead, padaliin ang kanilang trabaho so that everybody conforms, everybody says yes, everybody is herded like cows. Ganun ba talaga ang gusto ng Diyos? Tingnan natin si Jesus. Si Jesus ga mismo, hindi siya conformist. Ang dami niyang gawang iba sa takbo ng buhay ng mga panahon niya, sa takbo ng templo, sa takbo ng mga synagogues. Eh, si Jesus ang ating shepherd, di ba? Siya ang ating sinusundan. This is not to encourage rebelliousness. This is not to encourage trouble. This is not to encourage warlike attitude. But only to encourage us to respect each other's individuality. Kasi God made us as individuals. We are wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. Dapat nating igalang yun. So pati sa training ng pag-iisip, sa pagpayag natin kung anong iisipin ng mga bata, ng sarili natin, bigyan natin ng room yung freedom that God has instilled and given to everybody. Isaiah 44:18, ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isip sa katotohanan. So ito yung mga sunod-sunuran, mga hindi nag-iisip, hindi nag-analyze. And science says, whatever you are thinking creates a network pathway in the brain that gets reinforced and stronger. Habang iniisip mo, lalo ka nagiging ganun. So isipin natin, parang may nag-iisip natin sa buhay. Tayo ba'y negative thinker or positive thinker? Achiever ba tayo or defeatist? Anong iniisip natin? Lagi ba tayo natatakot? Tinatakot natin ang ating sarili at ang ating kapwa? We see the devil in a teacup. Lahat na lang pinagbibintangan natin, the work ng devil. So para na lang, devil talaga ang boss, devil ang amo, hindi ang Diyos. Ganun ba talaga yun? O ganun tayo mag-isip? Keep changing for the better. Keep improving for the better. And this happens in the realm of thought. Hindi pwedeng yung iniisip mo 10 years ago, 15, 20, 30 years ago, ganun ka pa rin mag-isip ngayon. Ibig sabihin, hindi ka nag-grow. Tapos ang gusto mo lagi naririnig na teaching, yung narinig mo na noon, ilang ulit na, paulit-ulit, taon-taon, decades-decades na, yun at yun at yun at yun. Bakit pa magtitipon-tipon kung yun din lang ang madidinig lagi? Yun din lang ang interpretation, yun din ang reading, walang bago. Eh di dapat tumigil ka na noon pa kasi alam mo na noon yan eh. But we must grow from glory to glory. The very, very rule of life is growth. So ganun din dapat sa ating mind, sa ating faith, sa ating doctrines, sa ating mga pag-unawa sa Diyos, nag-grow. And to grow, you've got to outgrow something. Para lumaki ang iyong paa, may mga iiwan ka sapatos at tsinelas. Kung ayaw mong iwan yon, hindi lalaki yung paa mo. So may iiwan ka rin mga doktrina, may iiwan ka rin ng mga interpretation na nung araw ay bagay sa level of your understanding, but now that you are growing, kailangan ka na mag-adjust, hindi ka naman pupunta sa wrong, pupunta ka lang sa glory to glory.
Change is another rule of life. So we've got to keep changing the way we think. Galatians 6:3, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. So change for the true, sabi nga, the good, and the beautiful, sabi na isang very famous person. Pwede ka rin naman mag-change eh, but don't change for the true nga, but bad and ugly naman. Not for the untrue na, tapos bad and ugly pa. Why don't you choose the true, the good, the beautiful, sabi ng kasabihan? Kesa sa true, but bad and ugly. May true, pero bad. Gusto mo yun ang laging isipin? May true, pero ugly. Gusto mo yun ang laging laman ng iyong isip at kopyahin? Why not the true, and the good, and the beautiful? Make your mind your mentor to the good, not your tormentor. Remember, ang number one na nagpapalaya sa atin o gumagapi at gumagapos sa atin ay ang ating sariling pag-iisip. Kaya kung merong dapat reviewin, how we think, what we think of. Your mind is a factory. It produces your life and your lifestyle. Luke 24:45, then he opened their minds so they could understand the scriptures. So you see, the scriptures had always been there, but the people never understood them. It took the opening of their minds by Jesus so they could understand the scriptures. So hindi ko mo may hawak ang Biblia, may hawak ang doktrina, may hawak ang reliyon, ay naiintindihan mo na. It takes the work of Jesus for us to understand scriptures. And real understanding of scriptures lead to freedom, not bondage. Leads to peace, not trouble. Leads to love, not hatred. Leads to grace, not the law. Ephesians 4:23, to be made new in the attitude of your minds. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Kaya mahalaga progressive, hindi yung stubbornly conservative, kasi hindi ka magbabago kahit kailan. Paano ka lalago? At saka kung hindi ka naman talaga totally happy sa nangyayari sa iyong buhay, ibig sabihin may dapat kang baguhin with the way you think, in the way you think. So shape, reshape your brain, your thought into the positive, cheerful, beautiful, hopeful. Remember, pwede ka mag-isip ng pangit, pero pwede ka rin mag-isip ng maganda. Pwede ka mag-isip ng nakakatakot, pero pwede ka rin mag-isip ng nakakapagpapayapa. Pwede ka mag-isip ng nakakagalit, pero pwede ka rin mag-isip ng nakakapagpaalis ng galit. Piliin mo kung iniisip mo. Kaya dapat pinipili din natin kung anong sinasabi ng kapwa ang papakinggan at ano yung tatanggihan. Yung pwede mo sabihin, I don't want to hear that, I don't want to talk about it. Meron namang mga tao hilig magpadala sa'yo ng kung ano ng video para ka lang pala takutin o galitin. Bakit mo kailangan panoorin? E di huwag mo panoorin. I-delete mo. At kung padala siya ng padala ng mga ganyan, i-block mo siya. Bakit mo papayagan na guluhin ka niya? Bakit mo papayagan na i-convert niya yung utak mo para yung kalaban niya maging kalaban mo rin? O may mga nagdadala sa'yo ng mga mensahe, mga sumbong para manginis? Bakit mo papakinggan? Pag pinakinggan mo ang lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo, sabi nga sa Bible, dapat hindi mo gawin yan kasi maririnig mong minumura ka ng iyong mga katulong. So dapat huwag mo nalang alamin. Kung hindi nakakapagpasaya at hindi naman kailangan malaman, hindi necessary, huwag mo nang alamin kasi malulungkot ka lang. Discipline. Bakit mo kailangan malaman kung ilan lagi namamatay everyday? Bakit mo kailangan malaman kung ilan ang nahihirapan, ilan ang naghihiwalay na mag-asawa, ilan ang nagpapatayan? Ba't kailangan mo malaman yan unless police ka, unless social worker ka? Pero kung makakagulo lang sa iyong isip, makakatanggal lang yung happiness, why bother to know it, to know about it, to think about it, and then to spread it? Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ang Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
then you will be able to prove what is good, what is the pleasing will of God. Huwag makiayon sa takbo ng isip ng mga tao. Huwag makiayon at magbasa ng lahat ng mga comments sa social media. Huwag makilaban sa lahat ng labanan. Huwag sumalin sa lahat ng mga pagtatalo. Dapat marami ka ng pinapalampas. Kung magpapagulo lang sa iyong isip, walang bungang mabuti sa iyong buhay, pass. Change the way you think and the way you act. Daniel 4:16, let his mind be changed from that of a man and let him be given the mind of an animal. So you see, ano ba ang mind natin? Mind ng man, mind ng animal. Pwede yung mangyari, pwede yung palitan. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. So the same mind can become death or life, can become trouble or peace. Choose. Choose wisely. It depends on what you think of, what you allow to cross your mind. So to change your habits, change your acts. 1 Samuel 10:6, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you and you will be changed into a different person. Job 9:27, kung kakalimutan ko lang ang aking pagdurusa at tatawanan ko na lang ang aking problema, well, yan ang mas mabuting gawin. Lalo't wala namang buting idudulot ang pag-aalala. Change your habits to change your character. Jeremiah 7:5-8, if you really change your ways and your actions, then I will let you live in this place. Lagi may dapat babaguhin, ha? Change your character to change your lifestyle. If you're not very happy with your lifestyle, lagi kang naloloko, lagi kang napagsasamantalahan, o kaya lagi kang napapaaway, lagi kang nalulugi, lagi ka nalang nalalagay sa gulo, there is something in the way you think that creates the habits and the lifestyle of yourself. Change your character. Then you will change your lifestyle. Matthew 18:3, and he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. In many ways, it can be said, unless you change the way you think, you will never experience peace. You will never experience joy, happiness. If you do not think like children, trusting, kind, loving, colorblind, meaning, hindi pumipili ng mga races, hindi pumipili ng ganito at ganyan, mapagtanggap, nakikipaglaro kahit kanino, maibigin. Unless you think like children, unless you change the way you think, you will never experience heaven in your mind, heaven in your heart. So change your lifestyle to change your life. Job 42:10, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Remember, yung mga friends ni Job, una, dumating para siya i-comfort. Then later on, tinorture na siya ng tinorture ng tinorture. Pero pinag-pray sila ni Job sa kabila ng ginawa nila. And after Job prayed, the Lord restored the blessings in his life. Psalm 23:6, surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. How does that happen? When the Lord is our shepherd. When we follow in His footsteps. When we think His thoughts. When we allow the computations in His mind to become the computations and configurations in our mind. Peace and love will follow us all the days of our life. When you think kindness, you beget kindness. When you are generous, you receive generosity. When you are loving, you receive love. You give and you keep it because you keep what you give away. What you think becomes you. Proverbs 11:19, truly the righteous attain life, but whoever pursues evil finds death. So what do you find when you think? Life or death? What do you find when you review your life? What do you find when you review your lifestyle, the way you think, the way you treat others? It is all
fruits of the way you think. If you're not happy with anything, change the way you think and your life will change. If you're happy with anything, continue thinking about it, continue improving thinking about it, and it will even grow from glory to glory. It all begins with the thought. Why? Because our mind is the kingdom of God. But when you don't let God rule in that kingdom, you allow Satan to rule in your kingdom. That's why don't give Satan a space. Don't give him a space in your mind, in your thought, para hindi maging nakakatakot at nananakot ang ating mga iniisip. Kailangan natin matuto magtiwala sa Diyos, manalig, sumamba, at magkaroon ng payapang isip. Napakarami natin pinag-aralan sa maiksim panahon. Maraming mga ideya. Pero isa lang dapat natin tandaan. Kung ano ang takbo ng buhay mo ngayon, yun kasi ang takbo ng iyong isip. Huwag natin yun i-deny. Ang dami na natin binasang verses that say the same thing. Kung gusto mong palitan ang takbo ng iyong buhay, palitan mo ang iyong pag-iisip. Pag pinalitan mo ang pag-iisip, mapapalitan ang iyong vocabulary, ang iyong words, mapapalitan ang iyong mga sinasabi, ang declarations, mapapalitan ang pakikitungo mo sa kapwa, mapapalitan ang mga ginagawa mo, ang iyong work ethic, mapapalitan ang iyong buhay. Ngayon, kung gusto mo nangyayari sa iyong buhay, lalo mo pag-isipan yung mga iniisip mo na, lalo mo pang gawin yung mga ginagawa mo na, mag-i-improve pa yan na mag-i-improve. Life is what we make it, and we make it through thought. Be changed by the renewing of your mind. Huwag maging negative. Huwag maging fearful. Huwag maging laging afraid. Huwag laging matakot at manakot. Mabait ang Diyos. Kilalanin ang mabait na Diyos, hindi yung malupit na Diyos na ipinepresent ng iba. Kilalanin ang mapagpatawad at maibiging Diyos at siya ang tularan. At ang buhay natin mapupuno ng pag-asa, kapayapaan at katahimikan. God bless us all.